What's up? Welcome to Dario the Explorer. What's up sa inyong lahat? Ang topic for today natin ay kung paano mag-highlight ng ating sketch para sa poster making. So kapag naisulat nyo na or na-draw nyo na yung final sketch nyo, pwede nyo pa rin siyang baguhin yung mga dagdagan nyo ng details, pero kapag binago nyo, ano na dapat siya, yung final na. Kasi imamarker na natin siya at wala na po itong burahan. So ito po ang ginagamit ko pagkatapos mag-final sketch, dahil ang marker ay isa sa pinakang basic kung paano mo mapapaganda yung iyong poster making, kasi lilitaw ang linya ng makapal ang linya ng marker. Kaya litaw na litaw yung bawat dino-drawing mo sa iyong poster making. So magkakatalo na lang talaga dyan ay pagandahan magkulay. Yun talaga yan. Pero sa totoo lang, kailangan maganda din talaga yung drawing mo. Kasi kung hindi gaano kagandahan, katulad nitong akin, hindi masyadong kagandahan ang pagka-drawing ko dyan. Improper. Hindi masyadong detalyado. Kasi naninibago pa tayo. Kasi maganda ang drawing mo at magaling ka rin magkulay, automatic, malaki ang chance mong manalo sa poster making. Meron naman na magaling mag-drawing pero hindi magaling magkulay. Sa poster making, kulay talaga ang bumubuhay sa poster. Kaya kailangan, kung hindi man gaano kagandahan ang iyong drawing, dalhin mo sa kulay, kasi aangat yan. Ang kulay ang magdadala niyan. Pero kung magaling ka both, sure ball, malaki ang pag-asa mo manalo. Yan lang naman ang teknik dyan. Una, idea, magandang idea yung nararapat at naangkop sa topic na binigay. Ikalwa, yung pagkaka-organize ng sketch mo. Yung kasing itong gawa ko, kaya nag-second lang. Hindi siya organized. Para siyang may pagka-doodle ng konti. Kailangan organized talaga yung sketch mo na ginawa. At kailangan ma-finalize mo agad yun. Lalo na kung may oras ang inyong paggagawa ng poster making. Finalize agad. Then pag nakagawa ka na ng sketch, ito. Lagyan mo na agad ng marker. Pwede mo nga dagdagan o bawasan ang detalye ng sketch. Pero kailangan sure ball na yon, kasi wala nang burahan pag marker. Inulit ko lang. At pagkatapos ng marker, syempre, dun ka na magbe-brainstorm kung anong magandang color combination ang gagamitin mo. So pagkatapos nitong pag-marker natin, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magkulay o mag-color combination sa paggagawa ng poster. So dito muna natin tatapusin yung aking explanation. Sana may matutunan kayo kahit konti. At enjoy the video. Thank you!
That's all. Thank you for watching. Please like and subscribe.